For the second round of League of Legends tournament here at Zamu Game Hub Zamu. Near Quezon City Polytechnic University for their U Week. No? Yes, and I'm back, Sir Lems. And I'm your caster, Kendo. So this is the match for Tom and Friends. Tom and Friends. And Meruem Esports. Yes. And. Hello. Hello, po. And now the first ban from Ton and Friends. Ton and Friends. Oh, oh. Yung team mo was Ton and Friends. Ah, ba? Ton and Friends. Hindi. Hindi ba? Patingin niya kung isa. Ito to. Ay, oo nga no. Magkaparehas. Aray. Wait, wait. Ah, ba? Ton and Friends po to. Tapos Meruem. We'll be right back.
And here so, we back. Here we back. again for the match 2 of the second leg of League of Legends tournament, Quezon City Polytechnic University for their U-Week. No? So nandito pa rin tayo sa Zabo Game Hub. So kung gusto nyo manood ng live, go here and watch the live fight, no? Live fight, yes. In Zoom. And team 1 is Tom and Friends. Tom and Friends. And the blue side band, the Fiddlesticks, Vladimir and Xin Xiao, and while the red team is Jarvan 4 and Jax. So ano yung insights mo kaganina fight between Gulapanyans and KMG? Yung Gulapanyans kanina gustong talagang bumawi kahit nahihirapan na sila dun sa mga team fight na binibigay ng kalaban. Mm-hmm. Pero yun talaga, yung Irelia, hindi na napigilan. Hyper Farm, hindi talaga napigilan. Mga Gulapanics natin. Lalo na yung ano. Lalo na yung tumaba. Yung Irelia, no? Irelia and Kragas, tumaba. So, the first team will pick Lissandra. And the other one is Zyra. So they van also the Trundle, no? So ano ba magagawa ng Trundle ngayon sa top na? Ngayon, binan siya. Nung, sa top talaga, ano yan eh? Ang priority lane na di na kailangan ng gank. Pero pag ginank siya, hindi masyadong ano ng mga extended trade ng kalaban. So they pick Israel, no? Israel. Probably for the mid lane. Lissandra as the same of so they pick Sivir. Pero hindi pa naglalaki, and we will wait if nag-change. So Twitch, he will be facing for the bot lane ngayon, and oy, Morgana for the jungle ano position. And as we can see, the Ilawi. Team 2 is picking Ilawi are confusing the team 1, confusing, and that's it. Pick the Kenneth. So the red side is continuing the banning. Continued the banning. Sino kayang expected na mapipick mo dito? No? Ay, mapipick, mababan nila. For this fight. I think ay, yung mga binuff nga yung patch, lalo na yung Rek'Sai. Rek'Sai. Napakalakas ng binuff niya ngayon. Oh. Kapag titignan mo dun sa OP.gg, makikita mo yung Rek'Sai na OP talaga. So they ban the Urgot, no? Yes, Urgot din para sa Israel. Wow, but how about the Twitch and Morgana tandem? Ano ba masasabi? Twitch and Morgana tandem, kapag nakapag-ultimate na yung Twitch, pag tinerd ng Morgana, wala na, unstoppable na yung Twitch. Unless kung maka-farm ng marami yung Twitch. No? Tama, kasi ito talaga parang i-spoon feed yung Twitch dito. So the red team banned the Gragas, no? Kasi nakita nila yung play because of the previous match. And the blue team banned the Karthus, which is buff din, no? Buff. Nerf. It's nerf in 9.4. But yung ang Karthus, because of the itemize, pumapatay siya within the map, no? Yes. Ayun na mahihirap sa SSO, nakakapag-execute siya ng ano. Kalaban. So the Kha'Zix, they will pick the Kha'Zix on the red team. Kasama si Kennen and Ezreal and Zyra. Well, the blue team is Lissandra, Twitch, Morgana. And we will find out what is the pick of Diana. Masakit din yan. Ano bang katandem niya itong Diana na ito? Ito na nga, Rek'Sai. Ito na nga sinasabi natin yung patch notes ng 9.3 o 9.4.
And wala po talaga tayo makikita ang Yasuo PH so ngayon. So the red team will gonna pick Corki. Probably for the bot. Mid. So kung may shoutout man kayo ngayon, no? Shoutout. So sabi ni Christian Tabano, lakas mo Andre Campos. 'Yon. Heart. So thank you sa mga nanonood ngayon, no? Share the live stream, 18 viewers, thank you. So hi kay Victoria Giron. Pa-shout out sa Soldier Boy ko na si Andre Campos from Soldier Girl ng buhay mo. Ox. Parang JV Stylish doing things. From Luis Profetanya. Nice. Just load out. So ano masasabi mo yung combo ng mga team na to, no? So nag-switch. Makikita mo dito kung yung magiging yung Twitch talaga yung magiging prioritize nila dito. Ipa-farm nila na ipa-farm hanggang sa tumaba, mag-scale ng late game. Lalo na yung Rek'Sai, ma-outroam niya yung kalaban. So sa total prediction ko is Rek'Sai and Diana will be a perfect combo lalo na with Morgana in Twitch. And siguro kung mag-work Lissandra too. No, wala silang tank, no, pero that's the disadvantage of their team. Wala silang tank. Well, the other team has also no tank, no? No tank. Tama. Yan. Siguro mag-a-adjust yung Lissandra magiging tank, tapos yung Rek'Sai yun yung magiging fighter nila. Dahil nandito tayo sa no tank meta. All assassin. An AP. And siguro yung... How about sa Israel, Kenyan, Kha'Zix, Corki, and Zyra? More what on do you think? Tapos sabay play safe sila ngayon. As in stun, disengage. More on pushing kasi advantage nila yung yung distance. Lalo na Corki, Israel, and Kenyan. No? And the Kha'Zix for the jungle. Pa-shoutout nga po pala kay Raymond Iluna na idol niya. Sana pumasa ka sa QCU by Christian Tabano. So sabi ni Andre Campos, ang pangit ng pick namin, no? So hindi ko alam kung nasaan siya dito, pero good luck sa inyo. Sus, Christian Tabano, sus, malakas ka naman. Ay nga, sabi. Sabi naman ni Jay Liza, malalakas na yan eh. So thank you for the 13 viewers natin dyan. So continue share the stream para sa ating page. And malaman nila na may League of Legends tournament tayo ngayong U-Week sa QCPU. No? And pagkatapos na ito, finals na, no? Finals. Pagkatapos ng 3 Pagkatapos ng itong araw. Or possibly 2 match lang, no? Oo. Kung magpe-perform ng maayos yung mga kalaban, tapos yung ano. So this is the match 1 of Tom and Friends and Meruem Esports, no? Okay, and we are here ngayon sa Zabong Game Club. Kung gusto niyo manood, punta kayo dito. Malapit siya sa QCPU. And if wala naman kayo dito or nasa malayong lugar kayo, pwede kayong mag-watch via live stream at the page of LESIT of League of Excellent student Information Technology. So continue share the stream. Thank you sa mga viewers natin. No? Kaya Muhammad Dai, mahal daw, mahal ka namin, Andre. Yun. So, ano to? Pepe Ilo, dapat mid nida si JV eh. Dapat nga naman mid naman. So we're starting the fight between Meruem Esports and Ton and Friends. So titignan natin kung sino yung pinaka may mastery. Okay, mukhang Diana and Beijing Morgana is
alam na kung anong gagawin dito, no? Unlike sa Zyra and Corki, this will be the advantage. It depends naman sa paggamit ng ano ng champ, no? Pa-shout out kay John Rick Malapre, yung utang niyang 40. Uy, magbayad ka na. Grabe ka naman, magbayad ka naman, sir. 40 na yan, no? 40. 40, baon ko na lang isang buwan yan. Joke lang, sir. Ano ba, sabi nga ni Rex Zata, yawa ka, Mark Anthony. Yawa. Yawa. So, the match is gonna start. No? So the blue team, oops, meron tayong tactical pose. Gusto. Tactical pose because of the disconnection of one of the member of the team. Twitch, Morgana, Rexa, Diana, and Lisandra for the blue team, while the red team was Zyra, Ezreal, Kenen, Corki, and Kha'Zix. So, shoutout yan sa mga nanonood. Oh, sabi daw ni Rexa, di ko jowa yan. Pero mahal na mahal ka niya. Oo. Oh, ay, yung bati nga pala, no? Oo. Oo. Na mahal na mahal ka daw niya. Binabati ka nga pala ng isa dito. Ha? Shoutout nga pala kay John Rick. Galing kay Roswell and Tumanda. Ayun. Mga lumalablife. Mga lumalablife. LOL is life. So we're having a technical difficulties. Sorry for the interruption. We're currently here at the Samu Game Hub. Kung pupunta kayo dito, is maraming tao to cheer their team and support. No, so punta na kayo dito if malapit lang kayo dito. Ito na 'yung 3X po 'yan. Ito na daw para kay Jolina Balikan. Jolina, balikan mo na daw si Jules, sabi daw. So the match will start now. Shoutout nga pala kay Ratzel Paso BSITIC and bait EA, nagsiswimming ngayon, iniwan mo kami. Ba't yun daw kasi siya iniwan? So, the Zyra will go to the far, or mid, rather. For the farm, Ezreal, Kenen, Kha'Zix, and Corki for the mid. And for... Oh, kita natin nangyari dito, no? Meruem red. Ay, blue. Ay, red. So, nakikita natin dito. Magkukumpulan sila, no? They will try to steal the blue buff and of the Ezreal. Doing cheese strategy. Red view. And then, here they go. And nothing so, happened. So, the Rek'Sai and Tom, sila pala yung blue team is the Tony Friends and the red is the Meruem Esports. So, they utilize the map, no? Gumagala talaga sila for the blue buff. Na hindi nila hinahayaan na makuha yung blue buff ng red team. Oh, red team. Well, the top Kha'Zix and Kenen is going to the red buff. Corki for the mid lane and with Diana and Lisandra for the top and Kenen. Kenen Kelewa.
Kenny Kalawa, ayun, Kenny Lamig. Oh, Kenny Lamig. Bahaw. So, Israel, and, Israel and Zyra. Zyra, will go to the bot lane while Twitch and Morgana. So, dito sa mid lane, giinit ng Corki, no? CS lang, CS. Well, Diana. Ginagamit niya yung range advantage ng Corki para labanan yung Diana. Diana. Pero, in terms of power, Diana has a lot of damage compared to the Corki, no? May advantage siya ng burst. But, if malapitan lang talaga ng Diana itong Corki. No? So, Kenan and Lissandra for the top, nagpapakiramdaman pa ang dalawa while the Ezreal and Zyra. Ganun din, no? Twitch and Morgana. Morgana is trying to catch the Hindi natin Ezreal. Napansin yung Ops, Twitch. Mukhang mag-first blood. Na-steal niya yung red ng Rek'Sai. Okay na. Na-steal. Kaya buff. Kaya nagkaroon ng yung Rek'Sai ngayon nag-struggle para kunin yung mga buff nil ng... So, Kha'Zix is going to the blue buff. Okay, mukhang makikita siya ng Lissandra dito. Di ko alam kung magbaback or may steal pa. Or i-reset na lang. I-reset. Kasi disadvantage. Disadvantage kapag binigay talaga naglaban. The buff. Parang jowa mo lang, pinaglaban mo na. Pinaglaban mo yung jowa mo na. Oo, wala. Pero wala pa rin. Pero tama na. Masakit. Susuko na. Susuko na, titigilan na. Ayoko na. So the possibility of Kha'Zix ganking the Lissandra is hindi pa muna because masyado pa maga na. Wala, pa-itemize muna. Pa-itemize. But the possibility is there, no? Yes. Kha'Zix naman kasi malakas ang damage niya. While Lissandra sa late game minsan yan. I predict na yung Rek'Sai magdo-dominate sa farm duty. Dahil sa yun nga, yung buff nga niya ngayon. Tactical pose again? Technical pose. Technical. So sa mga nanonood dyan, punta na kayo dito if malapit lang kayo sa Zamo Game Hub. Near Quezon City Polytechnic University. Ayun nga, napansin ni Luis Profetana na level 1 lang yung Rek'Sai. Oh, shout out daw sa BAIT 1E. Oh, shout out sa inyo. From Zamu Game Hub. Punta na kayo dito. So, Luis Profetana. So, level 1 pa lang Rek'Sai. Si Moroy daw. Moroy pro-farming. Pro level 1. Ano ata ito eh? Pinapano muna. Sa bait. Bait nun. So, check item check muna tayo? Item check. Ganun pa din. Wala pa nagbaback. So, anong naisip mong build ni Ezreal dito? Ano kaagad yun? Triforce para... Triforce. Okay, burst, para... More on burst damage. Kasi kapag yan nga yung Twitch, napag-ult and pinatungan ng third ng Morgana, untouchable kung baga. Possible din, Corki. Tama. Corki. But, tignan natin kung anong approach ng blue ng red team dito. Okay. So, pa-shoutout kay, pa-shoutout sa 1E, kay Janrick at mga kaklase niya nag-swimming. So, Iniwan. Kakalungkot dyan mag-isa. Wala ka nang girlfriend, mag-isa ka pa. Joke lang. Joke lang, sir. Manood ka lang ng stream. So, andayan. Dumadami na yung viewers natin. 28 viewers. Share the stream for the League of Legends tournament. This is the battle of The greatest. Ton and Friends and Meruem Esports. Napakahirap ng pangalan. Meruem Esports. M-Esports. Pwede na ba yan? Pwede. M-Esports. At least yung pangalan nila may Esports. They're looking for the professional gaming one. Parang gusto nila maging professional. But they need to surpass this challenge na tournament. Yes, no? Yes. They need to win. No? Baka may makadiscover sa nila and makapasok sa Esports scene. No, sa Worlds at makakalwal qualify sila maging player ng ating bansa.
So, for now, wala pa rin yung ano, nakakapasok sa words. Wala pa. We have been waiting for more than 3 years to, to get the spot for the Worlds. So, having a trash talk, the culture of the Filipino toxicity, which is natural here in the Philippines. No? Pag galing kang ibang bansa, then punta ka dito. And umanok sa Asian server, no? Oh, culture shock ka. The typical Filipino toxicity is the good one. Is the nakaka-enjoy talaga maglaro pag ganyan. Wala yung enjoyment kung wala trash talk. Trash talk is the culture of the Filipinos, no? Kakabit na yan ng bawat Pinoy, lalo na sa mga pisonet, boy. Yan. Pisonet. Hulog ka ng piso para maka-trash talk, di ba? So, 23 minutes remaining. And still counting. So, they're having a little chit-chat. What we Filipino called trash talk. To boost the enemies motivational emotions. So, makikita mo rin dito yung pagiging aggressive ng isang player kung so as we can see the total gold earnings 4.7 para sa blue team and 5.6 para sa red team. So the advantage here was the Meruem. Oh, Meruem. Meruem Esports. M-Esports na lang. M-Esports for short. So the match siya ng 1,000 gold league. So the possible dito, the pressure of Corky to Diana. And napakasakit. Up. Okay. Okay, as we can see. As we can see on the stream, meron konting trash to. Up. Hawakan mo nga tenga. Hawakan mo nga tenga. Yung ilong. So, 22 minutes remaining, no? Di pa rin tayo nakakabalik. Di ata alam ng mga players na nakikita sa stream yung mga chat nila. But it's okay naman for the entertainment naman. Oh, tama naman yun. For entertainment. So 21 minutes. Ayun nga po, so, nalaman po namin kung bakit nahinto ang game. May nagda-download. Grabe naman yan. Oy, medyo yung trash token control. Up. So as we can see, shoutout muna tayo. Malag shit, ha? Oy, bawal bad words. Malag. One of the Meruem Esports ata, no? Meruem or Ton and Friends has disconnected the game. Nakikita dati dito yung first game ko, di ba? First game. So, itemize muna tayo. Morgana, no? For the support of Twitch. And the Wild Rexide is the farm. Ay, Rexide, that's the farm? Okay. Ayan, naalis na natin. Konting trash token lang. Kenan Rosa Sandra. Player dito sa atin. So for the top lane, Lisandra and Kenan, and for the jungle of... Rek'Sai and Kha'Zix. And for the mid lane, Corki, Diana. And for the bot lane, Ezreal, Zyra, and Twitch and Morgana. Pagpasensyahan nyo na po kami dahil matagal po talaga yung may nag-download.
So Twitch in Morgana perfect siya sa ano no tandem. Tama. Perfect tandem. Tama talaga 'yan. So pag stand no pasok lang ang Twitch. Lalo na yung SS. Pag yung passive na Lissandra pag sa team fights. Nagkakaroon ng chain reaction pag namatay yung isang player. So the red additional team, damage. Red team kailangan mag-ingat dahil doon sa tandem ng Twitch and Morgana. Okay, 19 minutes remaining. Okay, 19 minutes. Siguro ubusin muna nila tapos sabay panibagong game ulit. Oo. Yeah. We're having a difficult technical difficulties. I think they resume na yung game at please stand by muna tayo. Tayo naghihintay. Pasensya na po talaga tayo. Pasensya po kami. Dahil matagal po talaga. Yung ping kasi po tumataas ng 200. Kasi walang puso. May pusong bato siya. Makunat. Makunat kumbaga. Hindi po siya nakakaramdam. Eloy! Yung nagda-download na iyon. Ayun na po, malapit na po mag-game. So sorry sa mga viewers natin, 25 viewers natin ngayon, we have a technical difficulties. Ito na po, nag-start na. For the start of the... Yan, nag-start na nga po. Nag-buffer lang po ng konti. Yung PC kasi yung minute na. Corky on the mid lane with Diana. And Rex ay still farming. No? So wala pa rin gank na mangyayari dito. While Kenan and Lissandra, Kenan has the advantage of level no. And the support take the first blood ng Rek'Sai. Oh, Rek'Sai. Out of nowhere may na first blood. Oh. So eh no, may mangyayaring gank dito sa mid lane, Corki and K6 makakuha kaya sila but the Diana will back out a little bit while Corki is pushing the mid lane. Giving a pressure to the Diana. Yung Diana hindi talaga na force siya mag okay. Bumigay ng summoner spell niya ng flash. Kasi may, alam niya makakataka siya dun sa dunk. Pok-pok muna. Well, K6 and will have a clash. Mukhang mapapatay tayo dito, sir. Pero what? K6 burn the flash. Oo. Kaisa. K6. So, ano, parang medyo nagkakapaan pa lang siguro. But one hit na lang, you know? One hit na lang by K6. Ahead ng ano, ng level 2 yung ano, ng K6 sa Rek'Sai, no? Bali na delay na delay na talaga yung Rek'Sai dito. Ay. So Kenan for the top lane and top Lissandra. Corki backing a little bit. Siguro magpapa-itemize. Perfect. Perfect timing para mag-back. Perfect timing para sa kanyang life. Because 50% of his life at take out by Diana. So ito pa rin. Yung Rek'Sai parang kawawa siya dito. Kinawawa siya nung dahil dun sa error na nagawa ng pitch na unattended na nakuha niya yung buff. So dito, nagkakagirean pa ang dalawang team.
Morgana. Morgana supporting the Twitch, no, para hindi madalay. Because Twitch is sobrang lambot niyan, no? Tama. Oh, tama, lalo na sa mga jungle champs. Burado sa mapa yan, sir. So, Diana, reverse the pressure. Yung Corki nagsiset ng freeze, na, nag-freeze ng lane para hindi masyado nakaka-farm yung Diana. So, the Rek'Sai, magpa-farm siguro dito, no? But wala na siya madadatnan. Because dito and dito is wala na, ubus na. Dito na lang siya makakapag-farm. While Kennen giving a pressure to dito sa Lissandra, mukhang nagkakainitan to. Ah. Pero they are both backing out. Because, you know, ano ba yung item nat ng Kennen ngayon? Yung Kennen, tinitake niya advantage habang wala pa yung mana ng Lissandra. Kaya, ayan. As you can see, no, item advantage yung meron yung Kennen. While the Lissandra has only, wala pang masyadong items. Huh? Doran's Ring pa lang ang meron siya. Well, the mid lane. No? Okay, mukhang may gank. Corki has set a gank for the mid lane. And pero mahabol kaya. But not. Masyadong malayo. Nakakaramdam talaga yung Diana. Magagank na ba yung kalaban? So in the bot lane, Ezreal is still controlling the bot lane for pushing. They giving the pressure para dito. No? Morgana and Twitch hindi makaporma because of the Zyra. Zyra din. But beware of the Twitch pag tumaba to. Late game. Siya yung mag-dominate dun sa team nila. It depends sa team clash if unahin yung Lalo na kung magaling yung kasi kapag pwede niyang kainin kagad yung daga habang nagtatago. Okay, naghahabulan tong dalawang to. At ito, hindi yung Kha'Zix hindi niya pinagbibigyan yung Rek'Sai. Yung Kha'Zix is masipag pumunta, gumala, no? Gumala. Para sa mga farm. While tong Rek'Sai medyo nahihirapan kumuha ng farm. While itong Corki solo push sa mid. But Diana is here to defend the mid lane. Ewan ko kung magkakasagupa itong dalawa because of the... Ito na nga, Binners. Buti may barrier, but hindi pumalag. Diana, take the kill. Hindi nakapalag. Tama. Solo kill. Parang ayun na kayong prediction kaganina. If Diana nakalapit sa Corki, tapos na. Tapos na ang laban. Because and a question mark, namatay yung Rek'Sai. A prediction coming from Ezreal. Ano nangyari? Nag-ult yung... Okay. Free, sa pool? Oo, tapos sabay free yung buff niya, no? Dalawang buff. Blue tsaka red. So yung Ezreal natin medyo pro instinct. Killer instinct niya na kailangan ko mag-ult dito sa blue na to. At ayun, nakakuha nga ng Rek'Sai, tapos yung buff na dalawa, red tsaka blue. Napakagaling. Okay. So the Kha'Zix, still farming, hindi niya pinapabayaan yung Rek'Sai na makapag-farm. Parang wala na bang farm to eh. Ayun na nga po, 31 tapos 50 yung yung in terms Kha'Zix. Of 50 and 31. Nako. Mukhang mahuhuli to sa game, no? Or possibly, pwede to mag-late game. It depends sa player. So, ito, nagkakagirean na naman tong Corki and Diana. Israel and Zyra is pushing the bot lane. Tama. At kinuha na nga yung first plate ng bot lane. I don't know kung ano nangyari dito sa Rek'Sai, no? Pwede niyang i-defend tong bot. Instead, they go to the mid. Pero tinulungan na Rek'Sai pumasok. Okay. Ayun na. Okay. Nice Rek'Sai. But the Corki will get the kill? No. And Diana will clean? No. And the Ezreal again, clean up. So, ang galing na. Ang pro player nung Rek'Sai. Ezreal, no? Again, nakakuha ulit siya ng free buff. As you can see, yung Ezreal natin tumataba. Nagiging ninong na yan, pamasko. May pamasko ng 550. Tapos na December, pero magkakaroon.
So Corky pushing the mid lane, pinapabayaan. And Kenyan din, nagpo-push. Sandra, the warding lang para sa Ocean Drake. Kha'Zix for... Oy, nagdi-deward. Nagdi-deward. So Zyra is getting ready for the clash. Ngayon, nagde-deward. Mukhang makukuha dito ang Morgana. He missed the Q. Sayang SS, sir. By Twitch. No. Magbaback muna ang Kenen. And I think sasama siya dito sa clash eh. Kha'Zix and Corki for the mid. Mukhang hard push na nila to. Confident yung Kha'Zix mag ano no, lumakad sa lane na nakikita siya. Ito, prediction ko, pupunta dito siya para sa gank. But Diana, it's nowhere to find. And ayun, nawawala. So napupugo yung kabilang team. Tingnan, makikita natin yung Rek'Sai 1-4. Eh sa 9.4, sobrang buff siya. Di nagagamit ng mabuti, pero hintayin natin, baka mamaya mag-comeback to. Yung punishment ng kalaban, no, grabe. Yung pag-delay ng buff, pagkuha ng Twitch ng buff ng Red ng Rek'Sai. Yun talaga yung punishment ng Red Team sa Rek'Sai na bakit mo hindi nakuha yung buff. Ayan. Lagi ka na namin papatayin. Itong Kha'Zix, gala-gala, masipag mag-farm while the Rek'Sai. Struggling for the jungle. 43-69, mababa, pero nag-gank sila ngayon dito, Ezreal and Zyra. Mukhang Rek'Sai dito, mapupugo. I think that Rek'Sai ngayon ay tilted na talaga. Tilted. Masyado ng tilt. Muntik na naman makadengwat ng kill dito. So, but yung Corki nandito, napakalakas ng gank, pero nandito yung Twitch. Ewan ko lang kung makakabingwit ng kills dito yung Corki. Or possibly yung Corki ang mamatay dito. Ba't nandito yung Ezreal? May backup. So hindi yan na-atake. Hindi, kinaya. For the first tower? 13 minutes. Halos may clear na yung wave. Pinasok ng Diana. Nice. Out of nowhere, pumasok yung Diana. Okay, again, for the first tower, 13 minutes. We'll go to the red team. So, a little bit of trash talking here ngayon ang nangyayari, kung maririnig nyo ngayon sa stream. Rek'Sai ngayon, bumabawi. Rek'Sai din niya makuyang buff, yung farm niya. Kaya lumilane na lang siya. Ayun na, only option of the Rek'Sai is to lane. Lane, gang. Nakikita mo lang sa farm niya, wala nang buff. Tapos yung level 1 na yan. Naagawan na siya ng Kha'Zix eh. So here, the Kennen is giving the pressure dito sa Lissandra. Wala pa rin husad na Lissandra, di pa rin nakaka-push. No? Dito pa rin, malakas pa rin ang Kennen. So dito sa mid, Corki and Diana na. And pa-shoutout nga po daw kay Ayman Lazaro, Idol mag-top lane. Galing kay Alan Matore. So, Morgana and Rek'Sai, no? Mukhang igagank nila tong Ezreal. But, syempre, because of the Zyra, yung gala yung Zyra, makikita talaga yung movement. No? And wards din. Yung Rek'Sai din, no? Magaling mag-farm. May fun pala to yung EGC. Ay, yung Kha'Zix. May fun yung EGC. EGC win. May prediction na agad yung mga viewers natin ngayon. Muhammad. Oo, bawal yan. Alessandra. SS sa Kenen while Diana. Naku. Na-delay ng konti yung Diana sa gank. But okay na rin yan.
good performance pa rin for Lisandra. And Zyron po, ang sarap mo daw, sabi ni Tabogs, John Dave. Sarap mo daw. So yung core key pa rin, no? Solo, pinabayaan na yung mid. Pero nandiyan yung Diana. Diana. But hindi natin alam, nothing happened. Wala. Wala. Just defend okay. And re-engage. Nakalapit na yung ano, Diana. Ano? At nandito yung Lisandra. Nice. Energy. At naiiwan ng kasi. Okay. Ito, Rek'Sai. At Rek'Sai. Nice. Took the kill. Siguro ito yung kill na makakabalik na si Rek'Sai sa game mismo. Ito na nga yung sinasabi kong Twitch. Oh. Beware of the Twitch. Pumupugo na yung Twitch eh. As you can see the item of the Twitch, unti-unti na siya nagbibuild, no? Kaya delikado pa rin siya. Pero bakit? Akala ko nakabalik na ng game ng Rek'Sai pero bakit niya ginawa yung gawain ganun? Nakaka-heartbroke. So the second tower probably will go to blue team. Gutom na gutom but talaga yung Kennen, Sandra, no? Kennen lamig para sa tower. Okay. Di nahabol ang Kennen ng Lisandra took the kill. Dahil sa extended. Lisandra prevent the overextend kasi yung Kennen din eh. Okay. Wait. Oh, tactical pose. Tactical. Na-tilted ang Rek'Sai, no? Nag-left the game? Left the game lahat. So, sa mga nanonood sa bahay dyan, thank you for viewing our stream. And punta po kayo dito sa Zamu Game Hub if malapit lang po kayo sa location near the Quezon City Polytechnic University. Huh? Out of nowhere, sabi daw ni Luis Profetania. Sabi daw ni iniwan lang lahat, butaw K6. No? Grabe. Grabe, pero yung K6 nila bumubuhat. No? Bumubuhat. So, sabi naman ni ni Zyron Jeds, I'm still wondering kung sino gumagamit ng account ko. Eme. Okay. So, shoutout kay Jonathan Ramos Espino. Sabi naman ni Mark Anthony, may nag-YouTube daw siguro kaya lang. Lag. Pero hindi, may nagda-download. Oh, yung pusong bato na yun, sana tamahan ka. So, ito mo, lumalaki na yung difference ng ng total gold earn ng team, no? Yung 25.2k sa blue team while the 30k naman sa red team. Laking advantage talaga yung sa red advantage. Team. In terms of kills, pinakamalakas pa rin is Ezreal and Zyra. No? Bot lane tandem. Bot lane tandem. Both sabay wave. Oh. For 450 yeah. Gold, no? Oh, may bounty na rin si Zyra. So, the game will resume in... oops, what happened? Okay. Shoutout nga kay Chuchi Purichi. Kali kay Jonathan Ramos Espino. Okay. At shoutout kay Patrick Montaliana. Hinahanap ka na ng mama mo. Magsaing ka na daw, Kennen lamig. Saing ka na. So itong Zyra is dewarding the jungle area for para makaikot naman yung kanilang classics. Sabi ulit ni Jonathan Ramos Espino, ipanalo mo na daw tay, Jules Earl Dumirique. Para sa anak mo. So Corky, ayan no. Corky is solo mid lane no, nawawala ang katandem niyang Diana. Ewan ko kung nasaan. Ito na, papunta pa lang. Papunta na ako. But the K6 is taking the Herald backing up by Zyra. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa nila dito. No, Diana and Lisandra. Bago nilang kunin yung buff, no, sinisecure muna nila yung skirmish kung may warded ba o hindi. And yung Lisandra dito, may possibility na maipit by Corky. Nandito na si Corky, Ezreal, and Zyra, but nag-signal. Mukhang makakakita ng clash, no?
Ah, ito na, Diana, Rexai, and Lisandra. And Zaira, Lisandra, kasama pa nila yung referral, no? Yung Diana mukhang dadapa dito sa and now that SS. Red is taking the tower. Oh, tower. Okay, may tactical pose na nangyari dito. Tactical pose habang nagpo-push ng lane. The possible of red team taking up the first tower of the blue team. First tower. But, second tower. I'm sorry. Third, second third, tower. Third, third. Third, third. Third tower. Hindi, fourth. Fourth. Fourth tower of the blue team. No? Kumbaga yung blue team na lab set kasi wala pa sila na push na tower. Magaling mag-utilize yung K6 in terms of farming, farming. Farming and roaming. They take control of the vision dito. Most of them may wards eh. Also, pinasok na ng K6 pero nag-flash out. Pero Diana, nakill niya ang K6. But here comes the Twitch. And Twitch na sana magbubuhat pero minsan at ngayon engage at namatay rin na siya. Nice tandem of Morgana and Twitch, no? Ay, sinasabi ko ano first skill etas SS ni Twitch. Oh. Lalo yung ano magiging unstoppable na silang dalawa. Unstoppable. Siguro the blue team will panatilihin nilang magkasama yung Morgana and Twitch, no? In sa team clash. So para makabawi yung red team. Hi daw sa nanonood na jungler ng FPU na si Archie. Pa-shoutout ni Mark Anthony. Mukhang nagliligawan pa kayo dyan sa chat ah. Grabe yan. Grabe naman yan. Lol lang mga sir. Walang lol is life. Walang batean ng ano dito, love life dito. So Rexai ngayon, item check muna tayo sir. Item check. Para sa Twitch na 1-0 na siya, I think i-rush niya talaga nun sa IE para makapag-burst talaga siya na ultimate burst skill. Yung Corkin naka-triforce na. Morgana killed by K6. No, huwag kang gagala pag may galang K6. Delicate yan, sir. Kailangan gumala kapag kasama yung daga. Ganun. So, Rexai, Lisandra, and Diana will paghihigantihan itong si namatay na Morgana. But 4v1, atras muna dito si Ezreal. Disadvantage sa kanya. Pero papunta na dito ang Rexai. Yung Ezreal, malakas mang aning nun. Inaanin niya yung kalaban. Lalo na yung grabe yung pagka-steal ng blue tapos sabay kill lang sa Rek'Sai. So the red team secured the red dragon. The dragon. Cloud Drake. Cloud Drake. Okay. So malaki yung advantage ng red team ngayon dito. In terms of pushing, makikita mo talaga. Linis ang mga tore. So in the late game, tamang-tama lang yung pagkuha nila ng Cloud Drake kasi di ba na-out roaming na nila yung kalaban. Tapos may Cloud Drake pa sila. Pag out of combat, yun may advantage nila, makapag-roam na sila na mabuti sa map. So possibly in the late game, no, lalakas tong red team. Oo, tama. Depende na lang if may stop sila ng blue team. So blue team is the warding ngayon. Papunta sila sa bot lane, mukhang may igagank silang Kennen. Kennen na lamig. Mag-isa. While the Ezreal and Zyra in the mid lane nagpo-push. So ano talaga, divided yung pagpo-push nila, you know? Tama. So as you can see mga viewers sa map, no, nahati yung team. Team sa mga magde-def and magki-kill, no. So iniwan na nila yung Kennen. At mula kay Mark Anthony, kay Andre Campos, sarap mo daw. Mukhang may magka-clash dito. Grabe. No? Ezreal SS, tinamaan pero wala pa rin. No? Parang mino-warn nila. Warning.
Kasi so, kukunin nila yung Baron ba? Kung makikita nyo sa map, tad-tad ng ano? Control ng ward, pati ward. They will not, ano, no, ka-secure sa mga skirmish. They will not, ano, let the red, blue team get the Baron. Baron. While the Kennen is pushing dito, they are taking up the Baron. And confusing the enemies. Oh, napakaganda ng tactics. Well, the Morgana hero. Oh, they will see what's happening out there. Ops. Ubus, K6 for the right side. And out of nowhere, bakit namatay yung Twitch doon sa gitna? Oo nga. Ubus by right side, boy. Inipis ang daga. Oh. Ay, I'm sorry, Kasik. Kinasik yung taga. Ayan. Pwede. So, GG is the, ano dito, nag-warn dito. Oh, Lissandra defending the mid lane, pero hindi kakayanin for B1. Magpupush sila. May Baron buff. Oh, may Baron buff. Well, the Kennen is pushing the bot lane. Nako. Still confusing the enemies. Oh. Kasi kapag nag-def sila sa mid, hindi nila mapipigilan yung bot na mag-push. So the red team backing out a little bit, rewarding the jungle. Inuubos nila yung jungle. And isa-isa nang natutumbay yung mga towers. No? Napaka-galing ng mga red team natin. They utilize the map well. The map, yes. They dominate the map. Taking the buffs and the kita as you can see, ang daming wards dito, di ba? Bantay sarado talaga yung map. Tama. So I think dito natatapusin nila yung laban, no? So magkakaroon dito ng clash. SS ni Ezreal, kalahati agad ng buhay ng Twitch. No? Talagang tumaba yung Ezreal dito, kaganina pa eh. Kay Jace Chan, pa-shoutout. Shoutout kay Jace Chan. So, on the top lane, solo push. Go, Tone and friends! Okay, Ezreal waiting for the teammate to back him up dahil magpupush na sila or possibly ma-i-end nila yung game ngayon. Tama kasi they have the Baron buff. Oh, Baron. And, yun nga, nakuha pa nila yung inhibitor sa mid. Pressure yun sa blue team. So, may mangyayari dito, no? Kawawa ang Morgana dito. Dahil nang... Oops, pero makataka siya. Ayun, na-burn ulit yung flash ng Morgana. Wala na talagang takas pag di pa siya nag-flash. Oops! At yan na nga, sinecure ayun yung nga ng Ezreal. Nadali na ang Ezreal. Ayun ang ano, mali. That so, nag-back out na. Tama instead of taking up the SS of Ezreal. Sobrang sakit niyan pag late game. Lalo na pag unang tao yung sumalo. Ay, ito na nga. Yung namatay. Pinasok na. Isa-isa pinasok na lagas. Pero namatay sila. But, tignan mo yung Lissandra, no? Huh? Kina-counter nila yung ano, red team. Double kill ang Lissandra. So. Dahil nga dun sa chain reaction ng passive niya. Na nakatulong sa team fight. Oops, napitas ang Twitch. But the Lissandra will survive. And Diana will sacrifice. Sacrifice for the... Sacrifice herself. Okay. GG easy para sa mga red team. No? Oops, makakill pa Lissandra. But the minions, sobrang dami na. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin defend. So GG easy para sa mga red team. Which is? M Esports, red. Meruem Esports, yun. Meruem. And ito na nga, hindi nga talaga nila kinaya yung... So, the game one, M Esports will take the game one, no? Of the best of three match. Best of two match here in the QCPU tournament. And now, may papalit muna sa akin.
So here we are at the game 2 of the League of Legends semifinals leg ngayon sa near the Quezon City Polytechnic University for their Foundation Week or U Week. No, nandito tayo sa Zabu Game Hub kasama pa rin ng caster na si Ingado and Kendo Gamer. So anong insights ang nakita mo sa last game? Tingin ko sa last game nag-dominate talaga yung nanalong team, which is yung Meruem Gaming. Ah, Meruem Gaming. Meruem Esports. Ah, Meruem Esports. Okay. So the blue team banned the Jarvan and the red team banned the Vladimir as well as the Jax para sa blue team. So makikita natin na ban naman sa kabilang team ni si Zyra. Si Zyra, which iniwasan nila nung first game. Kaya gusto siya na huli bang S. Yun. So yun po, M Esport. So the blue team is the Meruem Esports while the red team is the Ton and Friends. So makikita natin ang first game winner nasa blue team sila, may win M Esports. So tingnan natin magiging performance natin ngayon. That was astounding. Nakikita na natin yung effort nila, kita-kita natin sa first game. So tingnan natin baka bumawi ang Ton and Friend. So dito sa Meruem Esports, they're picking the first. They show Xin Zhao. They already picked the Xin Zhao. And they banned the Trundle, Jax, and Jarvan 4. And while the red team, which is the Ton and Friends, they banned Vladimir, Zyra, and Fiddlesticks. Nako! Ayan na nga sinasabi ko. Yan na! Yasumi! Antay po natin Yasumi. Ay, nagpakita lang. Nagpakita okay. Lang. Mukhang ipipick po na as top lane, Lissandra. Lissandra. For the second time. Lissandra. So, kasi maganda yung set ng Lissandra eh, no? Isang S lang na tapos yung root ng second stream. Then, papasok na lahat, no? Yan po, for the second time ba? For the second time din, nag-pick din ng Kennen. Kennen Lameg. Kennen Lameg. Pero ang ganda rin ng tandem yun, di ba? Lissandra and Kennen, no? SS nilang dalawa. Durog. Problema lang ang squishy nila. Sobrang squishy. The disadvantage of them is the slow motion. So slow speed pala. Slow movement. So meron po tayong shout out Ivana Nicole, shout out po Encel and Gargar. Alia Del Rosario, Elo Caballero. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa panonood. So sa mga viewers natin, share the stream para malaman ng ating mga kapwa ka QCPUan na meron tayong League of Legends tournament na ginaganap ngayon dito sa Zamo Game Hub near the Quezon City Polytechnic University sa Uyo, right? Sa Uyo? Sa Uyo, sa Uyo. San Bartolome. San Bartolome. So for the second time, nag-pick na Lissandra, Kennen, and Trek'Sai. No? Same hero. Same hero. So, they trust each other, no? Sa pipick nila. Binan po sa kabila, LeBlanc. LeBlanc. And so, while the, Meruem Esports? Meruem Esports, pick the Ezreal and Urgot. They banned the Morgana because of the tandem kaganina. So, nakita natin yung tandem ng Twitch Morgana. Twitch Morgana. Pero hindi pa rin sapat yun para manalo sila. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, tingnan natin yung maging performance ng Ton and Friends sa game na to. So, possibly pwede silang manalo ulit. Or possibly matalo ulit. Tingnan natin. This is the do or die game for Ton and Friends. Do or die game. Kasi, sa Meruem, sa Ton and Friends. Ton and Friends. Kasi Meruem, pag nanahan sila they can secure a slot to the finals na eh. While the Ton and Friends, they have to win twice bago ma-secure yung slot nila. So, shout out nga pala sa mga nanonood sa atin ngayon. John Rick. So sa mga nanonood sa akin, JV Villanueva, JV Valenzuela. So the Meruem Esports pick, Nami. Actually, magandang support si Nami. All around siya. Pero mahirap siyang gamitin. Napaka hirap ng bubble niya.
Pero once na sinawal ka ng bubble, para kang pinatulog ng nanay mo ng palo. You need the prediction, no, para magamit yung nami. So, the Tony Friends Peak Karma, huh? Bagong-bago. Mukhang magpapakita ng galing ito. Mukhang magiging expeke yung kasa din natin mamaya dito. Kasi yan yung kasa win. Yan ang tawag nila kasi sobrang last ni kasa din lang pag napulpak siya. Tsaka yung poking powers ni kasa win. Kasa win ang tawag namin dyan. So for the last pick, ang ADC nila. So ang ADC mo na si Lucian. So, for the Meruem Gaming, it's Xin Xiao, Ezreal, Urgot, Nami, and Cassandine. And for the Tonen Friends, it's Lissandra, Kenen, Rek'Sai, Karma, and Lucian. So, anong masasabi mo sa ating combination? Sa Nami, Ezreal, Urgot? Ang iniisip ko dito sa nani, ang kills dito ay Ezreal. Kasi kita mo yung performance sa last game. Just like the first game, no? Sobrang... Ang mangyayari dyan, parang mag-asawa natin. Sona Ezreal, ngayon naman Nami Ezreal. After mag-SS ni Nami, knock up, follow up by the SS ng Ezreal. So, massive damage yung makukuha, lalo na dahil sa second ni Ezreal na pinalitan. So, when it comes to Urgot, perfect yan, pang-capture kay Karma, tsaka kay Lucian. Dito sa Tony and Friends, wag nating i-disregard na may Lucian, no? Lucian and Rek'Sai na kaganina. Oh, bagong buff. Si Karma naman, mukhang bagong pick. So, baka may ipapakitang bago tong ating Tony and Friends. Sa lahat ng pick, ang nakaiba lang si Karma at si Lucian. Same yung tatlo. Katulad ng last game. Yata yung performance ng bago si Karma at si Lucian. Since naban yung Morgana nila. Pero yun, tingnan na natin kung ano naman. So for the jungle, Xin Zhao and Rek'Sai and probably Ezreal and Nami for the bot and Lucian and Karma for the bot top lane and for the top is Lissandra and Cassadine. No? I am Urgot. Lissandra, no, top. Urgot, Lissandra for the top lane. Nami and Ezreal for the bot lane. For Meruem Gaming and top jungle for Rek'Sai and Xin Zhao. So sa tingin ko talaga yung Meruem Esports medyo solid yung lineup nila because of the tankiness of Urgot, no? While the Tona and Friends, medyo 50-50, but it depends of the performance of the ano, di ba? Parang pagmamahal yan, it depends of the performance. Yeah, di yan sa mga pick. So, ayon doon sa news, ay sa patch notes, nanerf daw si Urgot. Urgot. So, sa tingin sa sabi si Rek'Sai, dalawang pwedeng gawin ni Rek'Sai, sir. Pwede niya mag-damage type or mag-tanky type siya since wala silang tank. So, pwede rin naman magpahunat yung Karma or mag-pure damage siya. Pero pwede rin yung Lissandra. Pwede rin. Kasi mas magandang, mas maraming damage output. Pero si Urgot kasi may damage output siya at mahunat siya. Siya ang isa sa mga ADC plus tank dito sa LoL. So, tingnan natin. Pero alam naman natin itong Xin Zhao, pure damage to, di ba? Pure damage. Kasi ang ganda pa ng advantage ni Xin Zhao, kapag pumapasok siya, kasi yung SS niya nag-invulnerability siya. So, advantage siya pagdating kay Kennen, which is yung SS niya, may duration. But, the disadvantage of Xin Zhao, madali siyang mamatay, no? Once na pumasok siya, lalo na kapag may CC siya ni Lissandra. Once na pumasok si Xin Zhao, i-sacrifice na agad ang mangyayari. Sacrifice siya kapag hindi siya nakapag-ulti. Yes. So, tingnan na natin kung kayang gawin. So, Cassadine, no? Cassadine. Matagal na din, hindi na pipigtong Cassadine, no? So, mga shoutout po dito. Oh, shoutout po, labas mo na ribbon mo, pang sapakan. So, sabi mo doon. Good luck po, Boss Andre Campos. Sa isa po mga shouter. GG muna, Tonen Friends. Ayon po kay Jandrick. So, sabi ni Mark Anthony, Drake, kamukha mo daw si Xin Zhao. So, we're off.
with a loading screen, nag-aantay po tayo hanggang mag-start ang game. As you can see, no, yung Rek'Sai is the dominant one sa kanilang lahat. But the performance before the match 1 is medyo mababa. So expect na ngayon is nakakapana siya and magamay niya na yung dapat na position na para sa kanya. Okay, the match number 2 ng M Esport laban sa Ton and Friends. So, ito pa lang cup ng champion. Up. Umpisa pa lang, may technical difficulties agad, mga friends. So, for the Meruem Esports is Nami, Israel, Urgot, Shinjao, and Kasalin. While for the Ton and Friends, Lissandra, Kenan, Rek'Sai, Karma, and Lucian. So, ayon po kay Lissandra, nag-CR lang po siya. Bathroom break. So, batiin naman natin yung mga nanonood sa atin dyan ng viewers. 22 viewers, hello! Hello, 20 viewers. Han Jan Jeric Salado, hi Luis Propena, hi Jan Jeric Malape, hi Luis Propena, hi Mike Anthony, hi Joshua Alcantara. Salamat po sa panonood. Hi din po kay Patrick Montaya, hi man kay Makia Philip, hi po sa inyo lahat. At kay Jules Dumeric, hi din po, Alden Kerr. So, i-share natin yung stream para malaman ng mga ating QCPians na may nangyayaring League of Legends tournament na sobrang angas, no? Sobrang nag-iinit yung laban natin ngayon dito. So, hindi possible tong event na to dahil sa LESIC or League of Excellence Student in Information Technology. Salamat po sa mga organizer at sa president nyo. Maraming salamat. We salute you. Okay. So, no, napakaganda ng tournament na we showcase the talent of the students that involved in esports. Ano na talaga focus yung esports sa Philippines eh. So, hintayin natin yung ganong age. Parang Korea. Yung esports age. So, yun po, game is starting. And the match number 2 of the esports and Ton and Friends for the semifinals. But nag-post po ulit. Nag-post. Wait daw. Saglit lang daw. Sabi ng Kasadin, is this a technical difficulty post? Ang prediction ko dito sa M Esports na magbubuhat is Urgot. Ay hindi, yung Israel. Israel. Ako naman, tingin ko si Lucian. Lucian, oo. Lucian. Depende na lang sa team fights. Pero may challenger ang was left. Si Mr. Was left behind. Siya sa challenger. So, tingnan natin. Challenger. Mag-support as challenger. So, tingnan po na natin. So, eto na ang fight. Magsisimula na ang match number 2 ng M Esports and Ton and Friends. Live at Zamu Gamer Hub near the Quezon City Polytechnic University. So, paano po pumunta dito? Just go to Nova Plaza, second floor. Sa pinakadulo pong shop, sabi na Urban Gym. Opo. So, yan lang po. Nag-aabangan po ang dalawang team before po sila mag-start. So, importante yan sa latang RTS game na kailangan nagko-cover muna ng vision sa lahat. Sabi ko nga yung first game ng natin in stream, kailangan ng vision sa RTS game. Vision. As you can see sa map, nagsisecure sila ng sarili nilang buff, no? Para hindi sila ma-stilan. Oo, katulad ng kanina, yung first game, na-stilan ng support yung Rek'Sai. So, medyo nakakahiya. Nangyayari, parang nagiging guardia, no? Guardia. So, they are securing for the Rek'Sai, but itong Nami and Kasadin, hindi ko alam kung makikipag-clash to or nag-secure. Nag-secure lang siya. Secure ng vision. For the vision. So, Kenan for the mid lane with Kasady. Or good for the top. The top for Tom and Friends. Still unknown. So, sabi po ni Mimi niya, Bella Corta, good luck, boys. Good luck, boys. Inspiration. So, Lissandra magiging top, no? Tinulungan niya lang itong si Rek'Sai para makapag-form. Well, for the bot lane is Lucian and Karma. Maganda rin itong tandem. No? Especially pag yung infinite na barrier
na, tapos mobility ni Lucian. Kakaibang combo mangyayari doon. Pero, tingnan natin sa kabila. Ulit natin, S3 lang bumuhat last game. Kaya, expect natin. Tiyo mo, lumasayo pa yung Lucian, pre. So dito, nagkakainitan yung Urd at yung Sandra, nagkakapaan pa. Kasi para sa nagpo-poke gaming ang mangyayari. But if you ask me, Urgot has the ano the advantage. Yeah po, it is the first gank. Oops, first dito po na bang? Hindi po nice, na gank. Nice. Buti na po. So dito naman, Lucian, so, nagkakainitan yung ano. Ang aggressive game ng mga player natin, no? Parang alam na nila kung kailan sila mag-i-engage. Siguro iba talaga yung league kapag master na challenger. They already have the hunger to win the tournament, no? Para makapunta sa finals. Especially sa M-Esport, nakikita mo sobrang aggressive nila when it comes to playing. They want, ano, fast game, no? Fast game. Wala lang kaya, mawawala. They have nothing to lose. Kahit mananalo, matahal sila, may second game pa sila. So Lisandra and Urgot and Shinjawa have already a clash kaganina, no? Muntik pa mamatay yung Lisandra. In the bot lane naman, Lucian and Karma, I'm still giving pressure para sa Israel. Although yung health nila is 50%, no? So the control of minions. So yun po, nakita po natin yung control of wave na ginagawa nila. Hindi sila nauubusan ng CS at nakakapag-push sila ng lane. That's what you call perfect laning. Ito naman, gumagala na. No? Hindi katulad nung first game na nanakawan siya. Siguro ano, masakit nagawan. Masakit. 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 So yun nga po, nagkakagirian po ngayon sa top lane. Para so as we can see ngayon, no? Makikita tayong clash dito. Eh na nga, ginang na nga ng Shinjawa ang Kennen. Nag-follow up yung Castle din. Ah, buti na lang, na-stun ng Kennen. Oh. Yung Kennen pass. First kill. First yeah, Kennen. Passive. Stay. Parang katal. So, Delusion is Karma. Neutral pa rin sila, wala pa rin nangyari. Habang yung Urgot, no, hinaharas na yung Lisandra. Oh, pero dapat maganda rin mag-poke ng Lisandra. Kaso, Urgot yan, medyo tanky. Kaya lugi siya sa lugi. Lugi in 1v1. Hamunin mo ng suntukan yan, bubulagta ang Lisandra, no? Bubulagta. Katawan pa lang, pre. Oh, katawan pa lang eh. De, joking aside, ganun talaga ang magiging mashup doon. So, yun pa rin po, half po ang buhay ni Lucian sa bot lane. At while naman po, si Ezreal still poking. So, dito naman, oh, nagkakainisan. While the mid lane, Tasa din and Kennen, nagkakagirian na. Okay po. Alam mo yung pareho sila mag-poke, pero dahil dun sa first kill ni Tasa din na may magic barrier, hindi masyado dun na po-poke. So, Lisandra, ito ngayon, hinahabon yung Urgot. Rek'Sai, preparing for the gank. Di po natamaan ng slow. Rek'Sai with a smite. And the knock-up. Tingnan po natin yung relasyon po. First blood. Is this first blood? First blood by Rek'Sai. Oh, napagaling ng gank, no? So the gank, no? So the gank worked perfectly. No, hinahabol na ano. Kasi hindi hahabol yun ni Sandra kasi yung life niya eh. Depends na lang kung mahahabol siya ng Urgot. Life plus yung mana niya. Mabuti na lang si Rek'Sai, may smite siya at tapos slow niya sa abutan. So ito po ang bot lane. Mukhang ESS na dito, Lucian. Lucian, nag-advance onte. Nag-flash si Lucian, hindi pa na-secure ang kill. Mukhang makakill po sa Ezreal. At yun po, bigla pong lumabas sa mapa si Shinja. And gets a 2-kill. Okay. Nakikita po natin yung roaming power ng Xin Zhao at roaming skills ng team na ME Sports. KS daw. So, mukhang magaling yung Xin Zhao. No? Nagbago siya ng champ. Because of the ineffectivity of his previous, which is ang Kha'Zix. Pero effective din siya ng Kha'Zix. Para siyang ipis na tumatalon sa iba bang pagkain. Actually man, guys, trivia, si Kha'Zix di siya ipis. Mantis talaga siya. Ewan ba't mga Pinay ipis tao siya. So, okay. Get back to the game. O mukha na namang napatay na naman po si Urgot ni Rek'Sai. Mung ginagawang pagkain si Urgot ni Rek'Sai. At si Sandra, binibigyan niya lang yung kill. Okay.
Siguro maasa siya sa ano, buff ni Rek'Sai. Katulad ng nangyari kaganina, no, yung Rek'Sai medyo hindi nakapagbuhat. Ngayon mukhang, okay na yung condition niya. Nagagamay na siya. Niya. Galip, nagalip na. Mukhang nagagamay niya na ang mga positioning niya dito. So, mid lane. So, item check tayo, sir. Item check. So, ang lamang po sa gold ay si Rek'Sai 2-0-0. So, meron na po siyang, wala po siya nabubiling core item. Bumili na po siya ng core item. So, ang pinakabaog po sa ano, top lane, si Urgot. Pero ang pinaka lang naman po sa akin, si Ezreal. Which is... May bounty na rin si, ano, no? Si Rek'Sai. Kasi naka 2 kills na siya. So, yun lang po ang item check. So, in terms of gold, hindi nagkakalayo, no? 200 gold lang ang nalalayo sa kanilang total earnings. For the bot lane, Karma solo, wala pa si... okay, bawal mag-set ang position. Ezreal and Nami. Giving a hard time para sa Karma kasi wala pa yung ano niya ADC. Oh, dumating na ADC niya. So para siyang dumating nang biglaan sa pagdadash. So yun nga ano nangyayari, guys. So tikita niyo yung rotation, 2 on 2 has dikit lahat ng gold, 7 has dikit nga ang gold. So no towers pang nababasag at 2 versus 2 ang kills within 8 minutes game. Kita mo yung pag-iingat ng mga bawat team sa pag-secure ng kills kasi kahit konting gold difference, lalo na kapag na sa ADC yung nabigay, napakalaking item. Oh, at yung makikita natin, no? Bawal natin sabihin dahil alam mo naman, tournament to dapat hindi makikita yung position. Yun. So makikita natin ngayon. Kita na po natin, tinutulong ang position ni Karma. Na-secure po ang Mountain Drake. Para sa Rek'Sai. Yung Rek'Sai talaga bumabawi siya. Bumabawi. Kasi so, alam nila nga, do or die game to, matalo pa sila ng isa is out of the tournament na sila. No? And M Esports will go to the finals na. Kalaban nila ang... KMG. Yung Gulapanyan laban KMG na nalang KMG. Sayang, di nanalo mga tauan ni Gulapa. Sayang. Okay. Mukhang mamamatay ulit si Kenen. At yung po, tinusok sa... bawal sabihin. Natusok lang. So, yun po, nakikita po natin, may dalawang... Lamang po na isang kill ang Meruem Gaming or M Esport, Meruem Esport sa kanila. At lamang din po sila ng gold by 1K or 8K. 0.8. So nakita po na natin, pinipressure po ang bot lane sa dalawang. Maka talaga i-pressure yung bot lane sa kanilang dalawa. Kasi, para hindi rin makaporma yung Lucian, no? Kasi once na nakaporma yung Lucian, wala na, no? Kasi alam nilang malayo yung Rek'Sai. Kaya sinasabi ko sir na vision. Dahil alam mo malayo yung jungle, pwede kang mag-pressure ng, pressure ng lane. Oh, ito, Xinjiao and Rek'Sai will collide. Tatakas kayo dito, Rek'Sai! Takbo, Rek'Sai! Yan po, mahabol po kaya ng Xinjiao. Nag-divide na lang ang Xinjiao. Kasi baka ma-respawn siya. They will give up chasing the Rek'Sai. Kasi binakapan na siya ni ano, Kenen eh. Kenen Kalewa. Nakaliwa si Kenen! So, Lucian and Karma ngayon sa bot. Pilit na binabaliktad yung situation nila by giving minions pressure. Nakita nila kapag after CS, back na ulit. Tingnan, hindi sila nag-over-adjust kasi Rek'Sai yung... No, rather, Xinjiao yung farm ng kabila, which is sobrang ganda ng gank ng Xinjiao ngayon. Pero tandaan mo, bumabawi si ating kapitang Rek'Sai. For the, ano, ngayon, Ngayon, nagde-dewards po si Captain Xinjiao. Nakikita. Pero hindi nagtagpo. Pinagkita pero di pinagkita. Parang telenovela ng Pilipino. So wala pa po mga shoutout? Wala pa po. So itong Ezreal, no? Binawasan na itong ating Tore ng bot lane. Tore ng... Red team. So yung red team mas lamang po par ay no, lamang pa rin ang M Esports sa gold na 9.5k with 4 kills and 0 tower.
So, si yung ano, kasi din, no? Binabawasan na yung Torre. So, kasi din po yung nadodge po yung first kill ni Kennen. So, pagka-dodge po niya, wala po siya nalaga yung reaction. Nagka-hassle animation po siya. Yan po, Lisandro, may kita po natin. Wala po siyang ginagawa. Wala po pong action ngayon sa top lane natin. So, nag-tasa niya po siya. Naglalamang nga po sa CS and for the gold. Nagahabulan siya sa girl, sir. So, nagtataka lang ako ba't yung Rek'Sai, no? Igang King Urgot since napupugo naman nila yun, no? Ang ginawa kasi ng Rek'Sai, pinugo niya for 2 kills. After nun, papaoba niya sa Lisandra. Kasi kailangan ni Lisandra hindi mauubos sa, hindi siya maubusan sa kills sa lane niya. Okay, as we can see, what they are doing but, right now? Kinukuha po nila ngayon. Kinukuha po sila ngayon. So tingnan po natin, nararamdaman po na seismic waves si Rek'Sai. So, isi-secure na po nila yan, syempre. So may kakaroon po ba ng RH class? Yan po, nahutok po. Dino po, nilasok po. Nag-SS ng Kennen, nastan ang dalawa. Yan po, Lisandra pumasok. Ang stop po. At kinain si Rek'Sai. Yan po, tingnan po natin. Pasok ko Lisandra. Si Kennen tumatakbo. Kennen, mamamatay kaya. Namatay. Kasa din with the chase of the Lisandra. Wala pong nangyayari. At yun, nag-chacha po siya. Nag-agawan sa ano. Yan po, nag-flash. Kita niyo po, binalo mo ng Kasa din. Dito po ng Kasa din kung mahahabol po niya. At yun po, nagpapakuldan po ng SS ang Kasa din. Tingnan po natin ng chase. May possible na... May third skill pa. May third skill. Pati na pass. Oh, nice. Nice strategy. Nice strategy, Lisandra. Kasi nagsayawan pa sila, kita mo sila. Nagsayawan. Nag-agawan pa ka sa ano eh. Kasi kailangan nila ng buhay. So, lahat na yung magagawa. So, ulit po si Rek'Sai. Item check, sir? Item check. Item check po. May bounty po si Ezreal ng 550 gold, 128 CS. So, pamasko na kay Ninong. May pamasko kay Ninong. So, mayroon na siyang dalawang core item. Isa sa boot, tas isang Iceborne Jet, plus Tear of the Goddess. While naman po sa kabilang team, sa red team, or sa Tone and Friends, ang namang po ngayon ay si... Sa in terms of item, katingin ko mas lamang ngayon si Rek'Sai pa rin with 228. Ay, no. Yes, lamang pa rin si Rek'Sai. Oh, Kennen, no? Mukhang Kennen, napitas na naman ng Kennen, Shinja. Palagi lang tinutusok sa bawal sabihin, mababantay sa Tito Facebook, walang ganyanan. So, yun pa, babalik na po tayo sa game. Lisandra and Urgot pa rin, wala nang nangyayari. And yung Shinjo? Gagala lang ng konti. So, meron na po tayong 25 viewers sa ating live stream. So, maraming salamat po sa 25 viewers. Share and share para po sa mapakaltang aming live stream. So, itong Lisandra, no? May gagawin. Yung Urgot is trying to get the first turret of the top, but Lisandra defended it, no? So hindi niya ipapaubaya yung one tower because they already have the advantage, no? Pero tandaan mo, sir, hawak niya ang RH. Once na iwan ni Lisandra yung lane na yan, possibly makuha ng first tower. Yan po, nag-aabulan na naman dalawa. Nice Rek'Sai, first kill. Hindi na kasama si Manny na support. Wala na akong sinabi. So nag-SS po yung Kennen. Yung po, tinry po mag-coat ng Kennen at nag-SS po yung Lucian, sinapul po ang lahat. At wala pong namatay sa kanila. At mukha pong magbaback po ang lahat. Tactical back. The double kill. Ito po Ezreal. 3 out of 0. Double kill by Kasadin. Mukhang na-excite ka masyado, partner. Sorry, partner. Masyado na-excite, partner. So, because of the backup of Ezreal, no? Nakabawi sa clash itong ating Meruem Esports. Although dapat matatalo sila eh, no? Alas, wala na po akong masabi, sir, sa sobrang galing ng Meruem Esports. Alam, may kontrolado nila yung game sa game na to. Pero tingnan mo yung may 4K gold difference sila. So na sabi ko nga, pagdabi ng mga RTS games, vision and gold ang pinakamalaga. And teamwork. Nating kalimutan yung teamwork. Because no man is an island. English eh. Hindi ko maintindihan, sir. Sorry, Tagalog sir. Lang tayo, sir. Walang tao ang isla. So, in the mid lane... We're back to the game. The mid lane, nakakuha na ng isang tower. Itong
Ton and Jerry. So yung po, sinamon na po yung... Meruem Esports. Sinamon na po yung RH na to. Siguro, mata-timeout na yung RH. Kaya sinamon niya. Yan na po, si Master Crab. Si Mr. Crab ng League of Legends. Si RH. Riff Herald. Okay. Yan po, pinasok po ng Lisandra. Because at yan po yung mga backup ng Rek'Sai. Makakatakas po ba siya? Kaso na-stun na po at wala. Patay na. But they will give up the one tower. Oh. So, two towers na ang ano. Lamang sa push ng Meruem M Gaming. M Esports. M Esports. Lamang na lamang sila. Subot naman. Karma and Lucian having a hard time because tatlo. Tatlo ba? Tatlo. Shinjao and Mukhang Israel and Nami. Oh. Ipupush na nila. Kasi wala nang shield. Nila, oh. Wala nang shield. Tsaka nasa top na yung... Nasa top din yung mga kampi nila and yung iba. So yun, 31 views na po, viewers na po tayo. At nag-LS po, papasok po ang Kasa. Hindi po tayo naman. Parang... yun po, Kasa win. Yan po yung Kasa win. Mukhang mamamatay po ang Kasa din. Naku. Siguro nilayo niya para din madama yung campaign niya. Nagkamali so, na paso. Pero sacrifice na lang. Because, so 3 versus 4 at the bot lane. They failed to push the tower. Kasi but, biglang dumating yung... Biglang nagpumasok si Kasa din. Hindi sinapol yung SS ni Nami. Pero nakapatay siya na isa. Which is advantage. But the advantage of the Meruem Esports is yung teamwork nila and team play, no? Yeah. Napakagaling. And yung sagang solid talaga. Solid talaga, sir. Solid. So, Sir Kendo, sa tingin mo, mukhang magkaka-game 3 pa ba tayo? Or masyado pang early para mag-predict? Masyado pa tayong early para mag-predict, pero para sa akin, maaga pa, pero para sa akin is the best yung Meruem Esports because they use more of the map, no? To rest po sa mga kanilang allies. So yun po, makita po na natin. Wala pa rin po nangyayaring action sa lahat. So sa Urgot, item check, sir? Item check. So meron po tayong bounty kay SCS-750 Ninong. Oh, Ninong. 306 with 6 assists, 169 creepings para po sa S3. Kailangan talaga na maraming creepings sa pag ADC ka. Tapos, si Rek'Sai naman po ang laman. Bumabawi si Kuya Rek'Sai ngayon. Si kanina yung wala siyang performance. Pero ngayon, bawing-bawi siya. So, tingnan na natin kung anong gagawin ni Rek'Sai. Kaya nyo bang FFN yung S3 para di makapalag? Kasi assassin siya, di ba? Na fighter. Solution is the only one who's depending. Pero pumasok to si Rek'Sai, no? Pero babak, pero nabunggo. Ano nangyari doon? Sayang nabunggo siya. Na-traffic, bro. Na-traffic. So, the tower of the bot lane... got by so, the M Esports. So yan ang po, sabi po ni Shoutcaster Lems na love set na naman sila sa turret. 3-0. So pwede po kaya lang bawiin yan pag nakabasag sila ng tower. At yun po ang gold difference, meron po ang gold difference na halos 5,000. 5K. So buhay na po ang Baron Nashor. So, sunod po ay Infernal Drake with 56 seconds para ulit mabuhay. Okay. So, yan po, nagkasa din. Nag-iikot po sa buong mapa. Uh-huh. Ed, ano talaga, ni-use nila yung map talaga, no? Para umiikot for the vision. Sobrang mobile kasi ni Kasa din. Kaya nakakapag-detest siya ng dalawang vision. As you can see sa map po, ang daming wards. Kukulang na lang, papaliguan na ng wards . Vision, pinabrand sa RTS. So, pinabi ko ma-shoutout tayo. So, nanonood po si Mr. Paul Ebas. Shoutout naman po dyan, Boss Lems, sabi niya. Boss Lems. Hi, ito po si Mika do. So, Boss Lems, shoutout ka naman dyan. Shoutout nga pala dun sa mga kaklasiko dun sa ENT. ENT, love heart. Yan po si Shoutcaster Lems, sumisingit. May possible na clash na mangyari dito, no? So, it is the Drake clash or hindi nila malalaman? Oh. But as you can see, no? Nakuha na ng M Esports yung Drake. Dito. Blue.
The M Esports got the Drake, no? May plus 2 sa buff and the gold nila para sa itemize. But tignan natin to. Mukhang mag-BBR. Nag-Drake na sila, mag-BBR pa sila. Ano? So makita natin apps na mukhang na-detect sila ng kalaban. Kaya hindi natin yun alam. So nag-recall silang lahat. So the M Esports will back out a little bit muna. Because Rek'Sai and Sandra will go for the clash. Hinahanap talaga ng clash. Mukhang Xin Zhao mahuhuli dito. Xin Zhao, is this the end? Is this the end? Pero nandito ang Ugot para bumakap na. So kailangan nila mag-back. Kailangan nila ng tactical escape. So mukhang sila yata magsisimula ng ano. So the Ton and Friends will not go to the Baron muna. As of now, because kaka-deward lang nila. No? Madalawa pala sila and may steal. So, ang mangyayari po, kung mananalo ang M Esports, advance na sa finals. Advance na sa finals. So, itong Israel, hindi pa rin nagpaparamdam, no? As we can see, 4-0 kaganina pa. So, nakamasamuni, Muramana. Muramana po siya at Iceborne at Archangel South. So, tinigilan nyo po, ano po, tatlong core item with 850 bounty. So, nakikita natin sa clash kung gaano kalaking damage output ang mabibigay niya. Mukhang humupa na dito ang Ultra Instinct ng Israel, no? Kaganina, Ultra Instinct. The Kasadin will na, will the words, the Ton and Friends words. No, nandito sila. Oh, malakas loob ng kasa din natin kasa kasi din. May escape siya, may ulti siya. So, may heal pa na namin. Nakita natin kung paano mo maging sobrang maingat ng bawat teams. Oh. Alam mo yung alam nilang may wards, hindi sila mag-engage. Shoutout lang nga po si Arnold Lapus, support lang men. Oh, so the M Esports will take the Baron. Yan, nakabang dito ang Ton and Friends, ready to steal the Baron ngayon dito. Pero as we can see, may words, oh. May red word. Oh, may word. Nagkabila ang red word. So yan po, kita nyo po yung damage na Ezreal. Yan po, Ezreal, magkakaroon po ng clash. Yung po, kailangan po ng tactical back ng MA Sports. Yan po, kita mo yung damage output ng Ezreal. Nagpapakita na po ng kagalingan ng Ezreal. At nakikita nyo po yung Ezreal, nauubos po niyan lahat. At naubos din ng Kasadin. Double kill by Kasadin and double kill by...